Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Derek Noelsa. Mga kalilat, mga ka-adonis, sa pagkakataon na ito ay pag-uusapan naman natin ito pong mga leading man ng ating pong mga kalingap angels. Kung hindi pong matatandaan ng nakaraan, pinag-usapan natin ang ating pong top 7 kalingap angels. At ngayon naman, ang ating pong mga magigiting, nagwagwapuhang at nagbabaitan na leading man. Totoo ba? Iisa-isahin po natin yan. Yung kanila pong mga katangian, hindi lamang sa kanilang mga panlabas, kung hindi, ganun din naman sa kanila pong mga karakter. Kung ano ang kanila pong mga katangian. At atin pong i-reveal kung sino po ang ating pong top leading man ng kalingap. Yan ang ating pong pag-uusapan ngayon sa ating pong top. Tara! So, lilinawin lamang po natin, hindi na natin isasama dito si Dodong Ruel sapagkat siya po ay Hall of Famer na. Okay? Ito pong pag-uusapan natin ngayon, ang iba pa po nating mga kasamang leading man. At mabilis na mabilis lamang ang ating pong gagawing assessment sapagkat may shooting pa tayo. Ngayon, umpisahan natin dito kay Kalingap Edu. Si Kalingap Edu, napakasimpleng tao. Mababa ang kalooban, mapagpakumbaba, na kahit sabihin na natin na malayo-layo na rin ang kanyang narating sa pagiging charity vlogger at isa sa mga kilala sa Kalingap ay hindi nagbabago ang kanyang ugali. Mahiyain pa rin siya at madalas ay napapansin ko na parang pinupush niya lamang ang kanyang sarili na mapasaya po tayong lahat. Bagamat gusto niyang manahimik na lamang sa isang tabi at lalo na kapag kaharap niya ang mga magagandang mga babae. Diba? Napakatahimik ni Kalingap Edu. Napakasimple. Yan si Kalingap Edu. Papasa ba si Kalingap Edu sa level ni Derek Noelsa? Mamaya natin i-reveal yan. Pangalawa, ito namang si David. Alam natin na si David ay napaka-talentadong tao. Talented, magaling mag-gitara, magaling kumanta, at talaga namang isa sa pinakamasayang Kalingap partners o mga staff ni Kalingap Rap. Napapasaya niya ang bawat isa po sa atin. At lalo na siyempre, si Joy, itong kanilang pambalan na Joy Beat. Na bagamat medyo kadalasan ay parang nagkakailangan, pero nandoon na makikita natin na sinisikap nila na unti-unting maglapit ang kanilang mga kalooban. Sa mga oras na malungkot ka, siguradong aaliwin ka ni Kalingap David. Bagamat siya ay alam natin na napaka-cute, no? Small but terrible. Napaka-loyal. Kung loyal siya dito kay Kalingap Rap, mas lalong magiging loyal siya dito kay Joy. Mapapasama siya sa mga team loyal na kagaya namin. Bagamat iniisip lagi ng iba dyan, masyado akong babaero. Pero napaka-loyal ko. Lipat naman tayo dito kay Kalingap Dan. Matay puno. May itsura. Medyo malambing magsalita. Kita nyo naman ang kanyang mga galawan sa pakikipag-usap dito kay Medit. Okay naman si Kalingap Dan. Kagaya nga ng pag-promote sa kanya ni Papa Bal Santos Matubang nung siya ay maliit pa lamang na sinasabi niya na si Kalingap Dan ganito. Si Kalingap Dan ganyan. Makalaglag panty. Lahat ng parte na pwedeng malaglag ay malalaglag kapag nakita daw natin. Kapag gumiti pa lamang si Kalingap Dan. Well, I doubt it. No? Sa lahat ng bagay, dito kami hindi nagkakasundo ni Kuya Bal. Kay Kalingap Dan, yes, mabait. May itsura din naman. Pero yung makalaglag panty, makalaglag brief, baka hindi siguro. Mahirap na lang magsalita. I'm very humble kasi. Now, kung pag-uusapan lang din naman ang paggawa ng mabuti sa kapwa, sinabi na ni Kuya Bal na ito ay mapagbigay. No? May magandang kalooban, hindi madamot. And what more sa ginagawa niya ngayon dito sa Kalingap? Guwapo? May magandang kalooban? Macho? Wala na tayong masasabi. Pero, kaya niya ba? Malalaman niyo mamaya. Ngayon, next is Cedric. Itong si Cedric ay masasabi nating napakaganda din naman ang kanyang humor. No? Hindi siya mahihiyain at talaga namang he is giving his best para mapasaya tayong lahat. At ganun din naman ang sa kanilang pambalan na Cedros kasama si Roseanne. Napakasimpleng tao. Bagamat siya ay payat lamang, no? Sa itsura kung ating titignan, pero mataba naman ang kanyang puso. Yun ang importante doon. Hindi naman kasi lahat ng pagkakataon pag nakita natin yung appearance akala natin ganun-ganun na lamang. Hindi natin alam si Cedric
no? Ay isa rin namang mabuting tao. At alam natin na magiging maganda din naman ang kanilang tambalan ni Roseanne. Makikita nyo, one time gagawa natin ng reaction yan. Yung kanilang pong love team na Ced Rose. At kagaya ni David, hindi rin masasayang ang oras mo. Walang dull moments dito kay Cedric. Kaya napakatotoong tao, very loose. Kaya ang masasabi ko lang dito kay Cedric, ipagpatuloy mo lamang yan. Hanggang sa ma-reach mo ang level ko. Next is Jomar. Si Jomar na walang kamalay-malay. At talaga namang, although siya ay may itsura, cute, napakamahinahon, napakagalang, napaka-gentleman, eh, hindi nagiging sapat sa nakikita ko, no? Hindi nagiging sapat dahil mukhang pinahirapan siya ni Carla. Well, kidding aside, itong si Jomar, ang isa sa masasabi din naman natin na typical or matatawag po nating mga boyfriend material. Diba? Magalang, no? Kapag siya ay nangliligaw dito kay Carla, ginagawa niya ang lahat, no? Siya ay mayroong tinatawag nating care. Meron siyang passion, pagtsatsaga, respeto dito sa mga magulang ni Carla. At makikita natin na kahit siguro behind the scene, off ang camera, sinusuportahan niya pa rin at inaalalayan niya itong si Carla. Yun ang importante. Ngayon, sa mga nabanggit ko na mga leading man ng ating mga Kalingap Angels, ito lamang muna ang aking mga napili na posibleng bumangga sa akin. Pero alam niyo naman, ang bumangga kay Direk, Gibat. Ngayon, ito na ang katanungan dyan. Sino ang pinaka-top Kalingap leading man? Pinaka-paborito? Ang pinaka-gwapo? Ang pinaka-mabait? Pinaka-masasabi nating ultimate leading man na maaaring kumuha ng aking trono? May nasa isip na ba kayo? Ako meron na. Sasabihin ko na. Ito lamang yun. Wala. Kahit pagsamasamahin pa yung mga leading man na yan. Kahit nga si Kalinga Prab, isama na hindi mangyayari. Direk Noelsa? Well, ito nga ang pinag-aalala ko . Baka kasi kapag umuwi ako ng Pilipinas, lahat ng mga Kalingap Angels, no? Baka magising. Baka mauntog sa katotohanan. At baka mawalan sila ng mga leading man. Pero hindi ko gagawin yan. Kagaya lang sabi ko nga nung nakaraang vlog ko, natuto na akong magparaya, magsakripisyo, para sa kapakanan ng mas nakararami, para sa ikabubuti ng lahat. At bakit ko nasabi na wala akong napili? Sapagkat, yes, mababait sila, may mga itsura sila. Pero sa tingin ko, yung natural na aura, yung natural na kakisigan, yung natural na looks na hindi mo na kailangan magpa-cute, magpalit ng damit, magpagawa po, ay nasa akin. Nasa akin lang. Mahirap kopyahin. Kahit pumunta ka pa sa Xerox machine. Xerox daw? Pero, pagdating sa paggawa ng mabuti, itong mga leading man ng ating mga Kalingap Angels ay masasabi po nating kwalipikado. Saludo po tayo sa kanila pong lahat sapagkat sila po ay nakikitaan po natin ng hindi lamang kagandahan ng kanila pong mga itsura, ng kanilang mga mukha, kung hindi kagandahan ng kanila pong kalooban. Kaya nga, natatawag po silang mga pamilya ng Kalingap. Yun ang importante. Kaya, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Finish na. Walang nagwagi. Alright? So muli maraming salamat sa inyo pong lahat. Patuloy natin siyempre suportahan ito pong ating pong mga leading man ng Kalingap. Sila Dan, sila Jomar, sila Kalingap Edu, sila Cedric, sila David. Lahat po silang lahat. Suportahan po natin ang buong Kalingap. Maraming salamat.